Stranded sa barangay Bimotobot sa bayan ng Naguilian, La Union. Ito'y dahil sa biglaang pagtaas ng level ng tubig. Bagamat nakataas na lang ang signal number 1 sa probinsya, ramdam pa rin ang malalakas na pag-uulan. Ang sasakyang ito na naanod sa ilog pinagtulungang hilain ng ilang kalalakihan. Personal na binisita naman ni Governor Rafi Ortega David sa evacuation center sa bayan ng Bangar ang ilang residenteng lumikas dahil sa pag-apaw ng Amburayan River. Nagtumbahan rin ang ilang puno sa bayan ng Balawan. Ang ilang bahay naman sa bayan ng Baknotan nabagsakan ng puno. Kanina, binisita ito ni Mayor Divine Fontanilla para sa pagbibigay ng agarang tulong. Rumagasa naman ang tubig baha sa Barangay Rimos No. 5 sa bayan ng Luna. Ang ilang kalsada at taniman nalubog sa baha. Sa report ng PDRM sa La Union, naabot na sa higit 11,000 na pamilya o higit 41,000 na individual ang naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Egay. Aabot sa 416 na bahay sa probinsya ang nasira. 8 sa mga ito ay totally damaged. Aabot na rin sa higit 262 milyon pesos ang iniwang pinsala ng bagyo sa sektor ng agrikultura sa probinsya. Maigting pa rin binabantayan ang mga bayan ng Naguilian, Luna, Bangar, Baknotan, Balawan at Santo Tomas na lubhang naapektuhan ng Bagyong Egay. Tulong-tulong na rin ang mga otoridad sa paghahatid ng relief goods sa mga apektadong residente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.